What's up guys? Another reaction ulit tayo ngayon. Ngayon, ang papanoorin natin ay ang request ito ng isang SB19 fan. Yan, may kita nyo kung sino nag-request. So, ayun guys, no? Ito ay si Celeste Twins, si Larry. Actually, kailan-kaila ko talaga to si Larry dahil isa to sa mga sobrang sikat sa hip-hop world natin, sa hip-hop community. Napag-alaman ko rin na favorite dancer to ni Ken, no? So, kaya request to ng SB19 fan na yon na solid talaga. So, panoorin natin kung ba't gustong-gusto ni Ken to. Pero alam ko sa sarili ko na sobrang solid nito, pero tingnan nyo kung gaano ka solid tong grupo na to, I mean tong dancers na to or dancer na to. So without further ado, let's watch this. Larry! Si Larry. Sobrang tindi mag freestyle nito, maniwala kayo sa akin. Close the door and lay down next to me. Napakaano, lyrical. Kung ano yung lyrics, yun yung pinoportray ng galaw niya. Nakita niyo yung control niya ron, boom, baba, and then boom. Yung speed control niya ron, kumbaga hindi siya yung tuloy-tuloy na ganun, na-control niya ng boom. Bigla siyang bumagal bigla. Ano yun? Ibang klaseng technique yun. Niwala kayo sa akin. And sobrang gamit na gamit ng Les Twins yung gantong klaseng style nila. Yung gantong klaseng movement. Nakita nyo ding mind. Oh my god. Napakon point ng galaw niya and yung ano niya, musicality niya. Speaking of musicality, ginagamit din siyang term sa dance community, sa hip-hop community. Ewan ko lang, baka may ma-ano ako, may ma-offend ako. Pero ginagamit siya para, kunyari, pag sinabi mong musicality talaga, kung yung kumbaga yung movements mo is sabay na sabay or kung ano yung portray ng music, yun yung ginagalaw ng movements mo. You know, diba? Mind. Kumbaga, bagay na bagay talaga. Swak na swak, saktong-sakto yung steps niya, yung movement niya sa music or sa lyrics or sa song or sa boses mismo ng kanta. Let's go. I think about you all the time. Oh. God. Les Twins, solid. Hey, para naglagja. You can't even look me dead in the eyes. Her love is strong, she got you hypnotized. Oh, di ba nakita niyan? Yung parang hypnotized, di ba yung visuals natin pag na-hypnotize, yung parang blurry movements, yung parang parang ano siya, hindi ko alam kung ano tawag yung sistema, parang gumanag wave-wave siyang pag ganun. Kung baga na-represent niya yung hypnotize, yung parang blurry, yung tipsy yung dating niya, di ba? Tiyan niya. Galing niya. Galing niya mag-portray ng lyrics. Ayan ang. Hey! Aggressive ng galaw niya ron.
Yung sumulpot bigla yung galaw niya. Hey. Sorry guys, tigil-tigil ako i-play na natin. Oh shit. God, oh my God. Ay nako, ay nako, nako, nako. Ba't niyo sinadjust to? Grabe. Yan yung biglang movement siya. And then nag-vibration yung gila. Hala. Ang hirap nun. Ang difficulty nun, grabe. Ang difficulty level na napaka, sabihin natin, level or class S or class A or class S. Oh God. Tignan yung paa niya. Tignan yung paa niya maigi ah. Ayan. Doom! Yung emotion niya. Hey! Oh! Hey! Right.
Solid. So yun guys, no? Solid. Grabe talaga, Les Twins. Grabe. Maraming salamat. Ang sarap manood ng mga ganito. So yun guys, no? Kung may favorite dancer pa yung mga SB19, siguro yung panood nyo sa akin, baka para maiba naman, di ba? And switch tayo from SB19, switch naman tayo sa mga favorite dancers nila at panoorin natin sa isa yun, no? Sorry, nasa middle. Yun lang guys, sobrang mind blown ako doon. Meron pang isa, yung Les Twins World of Dance. Direct request din niya yun, no? So this is me, Point of Edge, signing out. Peace, that's G.